Samahan nyo kami mag-celebrate ng Halloween dito sa village namin! For my hair, ayan si Ate Jess ang tinulungan ako. Ang galing niya mag-braid ng hair, mamaya makikita nyo. Thank you, Ate Jessa. Yung makeup pala, ako lang ang gumawa. Sobrang proud nga ako. Feeling ko medyo nagaya ko naman kahit papano yung character na gusto ko. First time kong gumamit ng setting spray and ang dami ko nga nakitang magandang reviews about sa Anne Cloth. Gagawa na lang ako ng separate video para sa link. Kasi since outdoor nga, magto-trick or treating kami. Kung walang ganito, baka mawala agad yung makeup ko. Yung village pala na tinutukoy ko, pupuntahan namin kasi sa kabila yun. Ito yung kung saan kami nakabili ng lote. Nilugay na pala namin yung hair ni Little Donya para maging kulot. Nakatirintas kasi yan, syempre by Ate Manili. Thank you for Sophie's hair. So, ito na nga yung unang bahay na pinuntahan namin. Napaka-cute nga nito ni Sophie. Isa lang talaga literal yung kinuha. Sabi sa kanya, kuha pa siya, sige lang. May dalawang bata nga kami nakasabay dyan. Si Jessie from Toy Story. And si Elsa from Frozen. Naku, ayan nga, gustong-gustong makihalubilo nito ni Little Donya. Sobrang cute nila. Buti din nga yung mga parents and nakabihis din. Since umaambon ang bon, ay nakakotse nga kaming lahat dito. Pag malapit na yung bahay, tsaka kami bababa. Kami talaga ni Daddy B, mahilig din kami sa Halloween. And parang mas nahilig kami ngayon dahil may Little Donya na kami. Ito nga sumunod na bahay, ang daming musketeers na nakuha ni Sophie. Uy, pengi ako ah. Either way, first time palang mag-Halloween dito sa village namin. Kung follower na namin kaya last year pa, ito yung Halloween decorations ng mga bahay. Grabe talaga to. Ito pala yung favorite ko kasi solid yung ginawa nila dito. Ang effort talaga. Hindi ko makakalimutan yung Halloween na to. Grabe talaga. We feel so blessed din talaga na yung mga villages namin is may nag-o-organize talaga ng mga ganito. Nako, yung Halloween nga last year, naalala pa talaga ni Sophie. Dito pala yung house na umiyak si Sophie, natakot siya. May Spider-Man kasi tas gusto siya lapitan, nag-hello. Pero yan, nagbabay pa din naman siya. Yung sumunod na bahay, may maskara naman kaya ayaw din yung lumapit. Sabi ko sa kanya, o sige, ako na lang kukuha ng candies mo. Stay there lang, ha? Kakatawa din pala to si Sophie kasi unang bahay pa lang gusto niya nang kainin yung mga candies. Nakita niya nga naglalakad to si Jessie tsaka si Elsa. Kaya sabi niya, go with my friends. Tignan niya naman at so happy yung Little Donya natin. Nako, ito talagang mga activities na ganito. Hindi para sa candies, eh. Para talaga siya sa experience ng lahat. Hindi lang kids nag-enjoy, pati parents, syempre. Pero itong sa bahay na to, nakakita kasi ako ng Hershey's Nuggets. So, minsan, para din to sa mga treats. Char! Oh, nahulaan nyo na ba kung sino yung characters na pinoportray namin? Kung nahulaan nyo na, sige, comment nyo. Pinost ko nga to sa FB. Medyo nahirapan yung mga tao kung sino yung pinoportray ko. Ay sus, tignan nyo yung itsura ni Sophie. Pagkakuha ng treats, oh, nakasmile. Na-meet din pala namin si Isabella dito, yung kapatid ng pinoportray ni Sophie. Sinabay na din pala namin siya maglakad-lakad dito. Ang daddy niya lang kasi yung kasama niya, nagda-drive din. Kaya yan, para may nag-a-assist din sa kanya kung saan pupunta. Buti na lang din at dalawang ates ngayon kasama namin. Nako, natakot pala si Sophie dito kasi nakita niya si Daddy Shark daw. Alam niya ba na ito pala yung bahay na nasa likod ng lote na na-purchase namin. Next house, parang witch naman yung theme nila. Kala ko nga hindi lalapit dito si Sophie. Itong house naman na to, kahit bowl lang yung meron sila, tuwan-tuwa si Sophie kasi ang lalaki ng lollipops nila. Tapos ang bubongga ng mga chocolates na pinamimigay nila, si Mami naman yung natuwa doon. Nako, nakaka-excite magkabahay, no? Feeling ko kapag may bahay na talaga kami na sa amin, nako, gusto namin bonggahan talaga yung decorations. Sa mga panahon nga na to, nako, walang tigil na to si Sophie kumain ng lollipop. May house naman dito na aside sa treats, namimigay din sila ng juice. Hindi niya rin yan pinalampas. Nako, ininom niya yan ng araw na yan. Ito namang house na to, may pa sounds pa. Malayo ka palang madidinig mo na yung tumatawang witch. May isang house naman na namimigay sila ng donuts. Nako, inabot na nga kami ng dilim dito. Pero super worth it naman. Isa sa mga huling bahay na napuntahan namin, look at this, so bongga. Alam niya ba kung anong Disney movie to? Kumuha na nga si Sophie ng candies dito sa ibabaw ng table. And then dito, meron din silang pa-cotton candy. Nako, alam niyo ba, after nyan, sobrang lagkit sa kotse, Diyos mio. After mag-trick-or-treating, pumunta na kami sa clubhouse at bongga nga, naka-decor din dito. Merong events hall dito, and dito nga ginanap yung Halloween party. May food din kasi silang prepare dito. Overall, super memorable pa din talaga ng Halloween namin this year. At grabe, tignan niyo naman, napakadaming treats na nakuha ni Sophie. Thank you so much din sa mga organizers ng village namin. Kayo, anong costume ninyo? Kamusta Halloween ninyo? Lab!